Ang bang ba ako? Ano ka ba? Maka-addict naman ito. Hey everyone! It's me again, Antonio Cruz. At yun na nga po, natalo ko kanina. Pero ngayon, babawi ako sa Pomo yan! Meron there, kaya our question. What was the most embarrassing thing that happened to you in public? Siguro, nakotog. Yun na naman. Kasi paulit-ulit siya nangyari. Hindi madalas, pero kumbaga sa mga most, yung mga embarrassing moments, yun yung like pwedeng maulit. Example, sa elevator, ganyan. Tapos example, pagka uwi mo ng bahay, tapos hindi ka pa dumiretso, may ginawa ka pa, na-jotot ka, ganun. Call a random person and wish them happy birthday. Ito, sagot ko. Best friend ko naman ito. Alam mo yung matagal lang ako din nagparamdam sa kanila. Kasi nagparamdam ako na. Hello! Hey! Happy birthday! Kailangan mo ba? Ha? Kailangan mo pa ba kami? Happy birthday! Uy, thank you! Hindi nga, saan ang celebration? Uy, hindi ko birthday yun. Birthday ni Stan yun. Birthday mo ngayon. Anong birthday mo ngayon? Ilan taon ka na nga? Ano? Happy birthday, Minnie! O siya, celebrate tayo mamaya at orang kita ulit. Basta happy birthday. Reset ka! Wish you all the best. Ano yung pinagagawa mo ah? Many more birthdays to come. Seryoso nga ako, happy birthday. Huwag muna akong biruin, alam ko birthday mo ngayon. Sino masama mo dyan? Atawagan kita. Wait, sige na, bago pa may masabi ka dyan. Bye-bye. Ayan, may friend naman pala. Ayun, sa wakas. Ano ang dating angkin mo, pinaka-iingatan mo na nawala sa'yo? Ganito yung mga question sa mga yun. Dumating yung, merong point sa buhay ko na nawala na akong boses. Sobrang tagal. Tapos, sobrang na-alarm ako kasi never akong binigo ng boses ko. Tapos, 2 months ang nawala. Pati yung voice doctor ko sabi niya, yun na raw yung worst na condition ng vocal cords ko na nakita niya. To think hindi pa ako nagko-compete or hindi ako kumakanta. So, yun yung dating angkin ko na nawala. Sobrang iniingatan ko na kapag ka malungkot ako, ginagamit ko. Tapos nawala siya. What makes you feel kilig? And who was that person? Well, ang nagpapakilig sa akin, yung nagpapakita ng sobrang care, yung pinapafeel niya sa akin na hindi niya ako pinapabayaan sa kahit anong mangyari sa buhay ko. Ganun. Tapos sobrang, sobrang maalaga. And yung person na yun, I think nandyan-dyan lang siya sa akin. Reveal the 13th photo on your phone's gallery. Nakakabahan ako. Parang hindi ako sure dito sa laman ng gallery ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ito. Mabuhay, Philippine Airlines. Flight ko nito sa Clark. Tapos, kasi parang na-happy ako pag nakita ko sunrise. So kapag may chance, kasi kami nasa loob kami ng aeroplano, hindi namin masyado nakikita ko ano nasa labas. So kapag may chance ako na nakakadungaw, ito nasakto ko sunrise. Pinicturean ko siya kasi parang brand new day ganyan. Dapat positive lang. Who was the last celebrity you picked out about meeting? I'd have to say si Katrina Velarde. Kasi nag-guest siya sa concert ko last year. Na sobrang tagal na namin dinig. Kasi yung last kita pa namin, hindi pa siya Soklay Diva. Tapos I'm happy kasi naalala niya ako. Tapos ganun, sobrang grounded pa din siya. Sobrang nag-freak out. Hindi nag-freak out, pero natuwa ako ng sobra. Kasi nung nagkumanta kami together without any hindi kami nag-rehearse, sobrang ganda ng kinalabasan. So na-freak out ako din sa reaction ng tao kasi sobrang appreciate. Text the last person you called saying I love you. I love you. Si Mika De La Cruz, isa sa mga closest friends ko sa pal din. What was the worst decision that you have made in your life? I've had so many worst decisions sa buhay ko. Pero masasabi ko lang, whatever it is, good or bad, we learn from it. Alright. For the final question, who is your celebrity crush? Meron talaga yung crush pero nagbago eh. Yung nakikita ko ngayon sa, siguro Sarah Geronimo, nasa kanya na lang. Gusto niya gawin ko yun there? Hindi nga, gawin ko yun there. Okay, gawin natin. Call your parents and tell them, mapaampon ba ako? Alam mo ba, sabi ko kanina sa kanila, meron tayo sa buhay ko nung mga college chat ako nun, na hinahop ko ampon ako. Ngayon, magkakaalaman na. Bago ko tutuwa, nung tagal kong di tumawag. Yung pinapagawa sa akin si daddy, hindi ko pa ginagawa. So, pasensyahan nyo na, baka yun yung sabihin niya. Dad. Dad. Natanong ako.
Tatanong ako. Narinig mo ako? Seryoso ba? May tatanong nga ako? Oo. Ampon ba ako? Ampon ba nga ako? Baka ka... Baka ka, di ka ba? Pero hindi. Hindi, hindi naman na. Kamukha na... Kamukha na makita eh. Dad, huwag ka magsalita na kung ano, naka-record ka. Challenge yun, baliw! Na ano, kung meron kaming game dito, yun yung dare sa akin. Maka-addict naman ito. Wow, taon-tawa ah. Hindi ako nagpatanong noon sila. Eh, diyan po addict sila. Ayan ah, narinig ka nila. Diyan po addict sila. Kinabahan ako, kala ko sasabihin mo eh. Ako din eh, pinagpawisan ako sa reaction mo eh. O sige na nga dad, talk to kita later. Ganda na pa, may laptop pa ba? Oh, thank you. Okay, bye-bye. Hi dad. At ayun na nga guys, natapos na ang ating napakasayang game. I had fun and tagal ko na din ako pag ganito. Bago tayo matapos, gusto ko kayong imbitahan ulit na pakinggan at i-download stream. Aking first ever single entitled Dating Angkin. Meron yun sa Spotify, sa Deezer, sa Apple Music, sa iTunes, sa YouTube, at sa lahat pa, sa iba't iba pang mga digital platforms. At supportahan niyo po ako. God bless you all and maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.